just go back to the book of Proverbs, chapter number 1. We will be doing a series of lessons for this book every Wednesday night, no? So, na-mention ko na kapilang beses na spend time in a series of lessons about the book of Proverbs. Amen. At so, plan na ito, makikita ka mga lesson na ito. In fact, I'm restoring my book on the book of Proverbs. Brother Oscar, no? You say doing the work. Yung good na kabawa ko sa iya. Okay. So, may na akong sermon book about the whole Proverbs. Outline every chapter. So, hopefully, pag na print out na siya, you can have a copy of that. Okay, Proverbs chapter 1. Let's start for the sake of time, verse number 20 down to verse 23 only. 20 to 23. And let's have a responsive reading. I'll read verse number 20, you read verse 21. And so on and so forth as we then have verse number 23. Am I audible? Amen. Okay, sometimes may problema na ito na microphone. Wisdom quiet without, she uttereth her voice in the streets. She crieth in the chief place of concourse, in the openings of the gates. In the city she uttereth her words, saying, how long, ye simple ones, will ye love simplicity, and the scorner delight in their scorning, and the fools hate knowledge? To you at my reproof, behold, I will pour out my spirit unto you, I will make known my words unto you. Let's just pray first and go back to our seat. What's the key word of the book of Proverbs? Wisdom. Who wrote the book? Solomon. The wisest man that ever lived. But the book of Proverbs is a review of his failure. Review din sa iyang mga kasaypanan, sa iyang mga kapakyasan na unang nagsulat siya para kahinamnuan ka ang pinaka-denominator kung ang denominator ni aming libro ay para dili ka musunod. Sa footstep ni Solomon, mabisan siya pinakamaalam na bungkap ang iyang kinabuhi. He ended up losing his throne. He ended up losing his kingdom. And napaka-miserable ang buhay niya. So, Book of Proverbs, until the Book of Ecclesiastes was written for that purpose to remind us not to follow his footsteps. Since wisdom is the key word, and nabasa lang nato dinhin sa ako na teksto, sabi niya, turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you, and I will make known my words unto you. Now, kinsaman ang ginaadresan ni Solomon ni aming mga pulo. You find that in verse number 22. In fact, this is the topic tonight, the three classes of men in desperate need of wisdom. Tatlo ka mga klase ng mga tao na desperado na nagtinahanglan kung kaalam. Desperately need of wisdom. Tatlo na sila ka klase ng tao at na-mention ka na sa verse number 22. How long, ye simple ones, will you love simplicity and the scorner delight in the scorning and fools hate knowledge? So you see the three classes of people. No? That looking in. Now I will not put them in order. I will start with the fool. Ang mga buang-buang sa atong paligwari. I understand.
understand na si Juan and the Lord who are very complicated, you know, dialect sometimes. Pag nagsulti ka sa Ilonggo, again, sabta ninyo, I say this with carefulness, para na makasabot mo, pag nagsulti ka sa Amok, sa Ilonggo na buang, hindi pa manikas na dinay sa inyo. O, pag buang-buang, hindi na buang sa Amok, buang-buang lang. Diba? Muna, i-repeat mo words sa so dili, tinuod, muna, buang lang. Ang langanin, dilikin po. Dilig yun, tibuo. Pero pag-usaran ng word, ayun, maunanak siya. Kapit si Buano, ang full ay buang-buang. Diwa kabisis niyo mo kinipin. Kung sa ilong ko na, imunsulti, dilig yun na. Real na buang kay tumod. Kadua mo di. Di-sulti. Now, ang jadi sa kumuna, just to remind you para ma-clear up yung mga puntuha since we are going to tackle all this information later on. How many proverbs did Solomon wrote? Or write? He wrote how many proverbs? 3,000. How many songs? Awit na iyan isugat. Of course, it was not written in the Bible. Proverbs, the 3,000 Proverbs was not literally written in the Bible. But we speak of 3,000 Proverbs and wrote 1,005 songs. Reference 1 Kings 4:32. Be sure to put that. Para pag nag-review tayo, may naang reference ni Hannah. Now, don't expect preaching tonight. As what I said, studying the book of Proverbs will be normal teaching. Amen. Amen. So, teaching ka. Tatlo katawos, kung kubalik ang topic, 3 kinds of men, or 3 classes of men, in this great need of wisdom. At na-mention na sa verse 22, the fool, the simple ones, and the scorner, and we will study that tonight for a simple message. Una muna ito ang tapon. Wala po ka. We're not able to put this in the PowerPoint. Kaya medyo busy kayo si Sister Joy. Pagkati ang duty ni Ani, mag-result siya o adjust. She has to sleep during the daytime. So, walang natutamot ka ngayon, but iiwan na ito eh. Iputami mo niya and para mag-fire tayo. Ano ang mga bunang-buang matod pa ni Solomon? The fool. I have 4 things for this class of people. Number one, the fool hates instruction. Yan ang katangian nila. That's the characteristic of the fool. He hates, despises instruction. Dili mo patulo. Dili ni sila mo dawat o paimang mo. Dili ni sila mo receive ng mga instruction. Chapter 1, verse number 7. Watch here. Sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. But fools, what? Despise wisdom and instruction. Maunang-una na katanginan. Maunang-una na characteristic ng usaka buhang-buhang. Again, I'm talking in your diary. So, they don't like instruction. Every time matagla mo na sila ng mga paimano, either mo wagi sila, mo react ni sila, or mo sukol ni sa mga by way of rebellion tungod kay the hate instruction. Isa na sa insiparable na attitude ng usaka ka po. Are you a fool? Do you hate instruction? Do you, pag may kihatag na sa imong mga advices or mga counsel, unsa man ang reaction mo, unsa man ang imong attitude toward this instruction? Minsan, nasukat ang inyong mga
attitude sa panahon sa wali. Amen. You act as a fool or you have the characteristic of a fool because sometimes pag naigog na ka, masukog ka, mangkukul ka. Characteristic na ang usa ka, buwang-buwang na pag-date na instruction. But kung wise ka, ang sabi ng kanala, kasulatan, you love instruction. Amen. You love counsel. Mangingat ka o paagin na ma-counselan ka. The second characteristic of a fool, chapter 12, verse number 15. 12:15. Ano ang ningon ni Solomon din sa 12 verse number 15? The way of a fool is right in his own eyes. So ikaduwa, not only the fool hates instruction, but number two, the fool are self-confident. Kung saan ang word pa sa fool, pero hindi mo masabi sa mong kagalingan. Wala kang laging ginasaligan, wala kang laging turuhan kundi ang imong kagalingan. Imon pa niya sa atong nabasa, sa verse 15, the way of a fool is right in his own eyes. Now look at what Solomon said in chapter 14. Pag atong langit ibasi ang mga butang sa atong mga mata, imundo din ato pasayon kita. If we make our eyes as our final authority, as our barometer of judging the truth, masayon ka. Nahitabo ka sa Garden of Eden, nung si Eve ay iyagibasi ang tanan sa iyang nakita. Nung nakita niya ang over sa yawa na rutas na iyon makapaalam kanila, he will make it wise. Anong ikuhat niya ang mata niyang nag-design? Ang mata niya ko, mga isuon ko, sometimes malimbungan. Sometimes maayon na ito ang pangyayunginigay. Amen. Amen. Self-confident. Look at Solomon said in Proverbs 14, verse number 12, there is a way which seemeth right unto a man. Underline the word seemeth or seems. Believe in all. Mura. There is a way which seemeth right unto a man. But what? But the end thereof are the ways of death. So ayaw sabing sa inyong mga mata, it's so on. Amen? Amen. Ayaw sabing sa, ayaw dyan sa inyong nakikita. Amen. Na panagdautan na mubasi po tamo, gabing ko natin ang mga mata para lang mo buwi ng mga evidences or muwi ka para makadesisyon ka, pero ayaw na ang magkakulang ang pinagkapinali ng otoridad sa inyong ginagawa. Take the Bible as your final ang otoridad. Amen. Hindi pa sa iyo ang Bible. Pero ang mata na ito, kasagaran, masayo. So self-confident. Number three, the third characteristic of a fool. Going into chapter 29. Tingnan natin ang pangatlo na karakteristik na usaka buhang-buhang matutpaling sa atong lesson. Proverbs 29 verse 11. A fool uttereth all his mind, but a wise man keepeth it until afterwards. Number three, not only the fool is self-confident, it's instruction, but number three, the fool talks without thinking. Hala, sige na nga, dadak, wala sa kauna-una. Okay na lang karakteristik ng buwang-buwang. Hala, sige lang yaw-yaw, sige lang sulti. Mabantay ka. Nga, ang mga pulong na ito, kinakailangan, ginasala na ito, bako na ulito, ato sa una-unaon, kung maayo ba, o makasakit ba sa tao, amen? Sulti lang ka ng sulti. Wala ka ka bantay na naka-offend na ka o kaha nakahimong ka decision na wala judgment. Walang wisdom. So the fool talks without thinking. And number four, the fool makes a mock at sea. Proverbs 14,
and verse number 9. Proverbs 14, verse number 9. Fools make a mock at sea, but among the righteous there is favor. Of course, ang first phrase ang ato pinag-atagan o emphasis nila. Ano itong pulong ng mock? Mock. Mocking. Buti pa sa buti nga nila, mo katawagan, mo PIDI, or mo, ilan ang dudaan ang sala, ilan ang moralibaliwalan ang sala. At ito ang nagiging problema ng ating nasyon. It took a man by the name of the Derby na manggawas kiling mga fools na name na mocking at sin, the sin of drugs, the sin of first, kaya na nga mga kiling na nahitabong sa ating nasyon are not drug-related. Nga nung nag-grip siya, tungkol kay naasa droga. Nga nung nakapatay, tungkol sa droga. Nga nung naghimong ng corruption, tungkol sa droga. All are drug-related crimes or problems. At ito ka sa prisuhan karon, pamugan mo mo ang mga priso niya. I assure you, mga 95% niya na ang mga nakumbikta ay tungkol sa droga, nga nung naasa na ito. Well, because we make a map at sea. Ilalang ikumidyahan, ilang itamas-tamasan ang sala, mauna ang kwangya. So, of course, we do not have 300% of the agenda of President Duterte, pero usap sa ato na ginapasalamatan na anti-drug siya, sabi na involved on this, trying to conduct seminars sa mga eskwelahan kay nasanod ka. O ako mismo nag-ingo ni Ani na ang pinakataya, ang pinakamahinunato na pinakadako na taya sa atong nasod ay ang duga. Na kinahanglan kung ka mamunituna na matangkang. Kaya pag matangkang ni ma-minimize ang patay, ma-minimize ang production, ma-minimize ang mga kriminalidad sa unas na wala ang duga. And glad na iyan ni Karol Ginagwan. Nagtutumans pa lang na ina ko, Brother Vincent, more than 10,000 na nag-surrender. Ha? 20? 18,000. So, medyo may resulta.